Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Taas talaga ng noise. Kaya ganun. No, Merry Christmas! Uy! Air fryer, tayo ko nang gusto to ah. May air fryer pala, cherry, no? Okay, so meron tayo dito air fryer, no? Siguro lahat ng mga tito-tita dyan meron ng air fryer, no? Patagal ko na actually gusto bumili na ito, pero buti na lang. May nagbigay nung Pasko, di ba? Merry Christmas sa inyo dyan, no? Yun nga, interesado ako dito sa air fryer na to kasi para lang siyang turbo broiler, eh. And alam mo naman, dito medyo madalas tayong gumamit ng turbo broiler sa channel natin, no? Pero pinagkaiba niya ng turbo broiler is yung weakness mismo ng turbo broiler, no? Which is mas consistent ang temperature niya. So meron tayo ditong Cherry Digital Air Fryer. Tulad ng sinasabi ng pangalan, air fryer, pang prito, di ba? Pero syempre, gusto nating sagarin yung potential nitong gamit na to. Paano nga ba gumagana tong air fryer na to? Umpisa sa lahat, ito kanyang user interface. Touchscreen yan. Teka, pakita ko sa inyo. Naka-display dito lahat ng impormasyon na kailangan mo. Mostly ang kailangan mo lang naman is time and temperature, di ba? Ma-adjust yan, up and down. So, meron din silang mga settings dito. Meron silang fries, karne, hipon, seafood, cake, lahat. Napakita lang dito kung ano kayang gawin ng digital air fryer na to. Pero, ang totoo lang... Uy, ba't siya umandar? Patayin ko lang ha. Pero ang totoo niyan, pwede mong gamitin yung mga preset na yan. Yan, tulad niya, pag magluluto ka ng fries, lagay mo lang dyan, automatic, fries na yan. Yun nga, pwede mong gamitin yung mga preset and call it a day, alam mo yun? Ganyan ka-convenient gamitin itong digital air fryer na yan. Pero syempre, hindi lang natin ito gagamitin as intended. Isasagad natin ang potential nito and tindihin muna natin kung ano ba siya. Ito ang pinaka-cooking chamber niya. Kung mapapansin nyo, medyo maliit siya, di ba? And sa totoo lang, yun ang isa sa nagpaganda sa air fryer. Dahil nga mas maliit siya, mas consistent ang temperature na kaya niya ibigay, di ba? Sa loob ng cooking chamber, meron tayo nitong parang rack na to. Kung saan dyan mo ilalagay yung pagkain. Kaya siya butas-butas kasi para umikot din yung hangin and maluto hanggang baba. Di ba? Basic yan, alam nyo na yan. Dito naman sa loob, ito ang ating heating element na ngayon ay mainit. Heating coil, tapos kung makikita nyo, meron dong fan. So, nangyayari lang dyan is, umiinit ng ating heating coil and binubugay yun ng fan rekta doon sa pagkain natin. Ngayon, sorry, wala si Ian. Pinagdala ko ng files kay Jerome. Kaya wala sumasagot eh. Makikita ngayon natin kung ano ang pinagkaparehas at pinagkaiba niya dito sa ating paboritong turbo broiler. Dito sa channel na to, no, madalas natin gamitin tong turbo broiler na to. Ang tanging dahilan lang naman kung bakit turbo broiler ang pinili kong gamitin kasi karamihan sa mga household dito sa atin, merong turbo broiler kasi, ewan ko, lahat, parang lahat ng kasal nung 90s may gantong regalo eh, di ba? Kaya, alam mo yun, gusto kong ito yung paggamit kasi hindi mo na kailangan bumili, most probably, di ba? Pero ang totoo niyan, kung akong tatanungin mo, ang turbo broiler is very, how can I say this? Inefficient. Kung titingnan natin in its essence, no, ang turbo broiler tulad ng nandito sa ating air fryer, meron din siyang heating element, which is in this case, heating bulb. Kita nyo ba? Ayun, no? Meron siyang bumbilya sa loob, tapos meron mga maliliit na coils dyan. Diba? Tapos sa loob nun, ewan ko kung kita nyo pa rin, merong LEC, meron din siyang fan tulad ng air fryer natin, di ba? So in its essence, halos parehas lang talaga siya, di ba? Pero kasi, pero ang pinakamalaking pagkakaiba talaga nila is yung size ng cooking chamber. Tingnan lang natin dito, ha. I-compare nyo naman yung size ng dalawang yan, di ba? Bakit ba may tissue to? Compare nyo naman yung size ng dalawang yan, di ba? Halos doble or triple yung cooking chamber ng turbo broiler kumpara mo sa air fryer, di ba? Ngayon, dahil ito nga ay air fryer, subukan natin mag-fry. Meron tayo ditong squid ball, chicken ball, tsaka kikya. Testing natin. Siguro reset natin ang 180 degrees sa... Siguro mga 5 minutes muna. Madali naman magdagdag eh. Siguro tulad ng kahit anong piniprito, no? Magandang idea rin na haluin mo siya. Amen. Tulad ng normal na pagpiprito, hindi naman niya mapiprito pag dikit-dikit, di ba? So, haluin mo rin ng konti. Tama.
Na frito nga gago. Air fryer nga, tama mo? Lagyan mo mantika? Wala. Talaga? Oh, tama mo, frito talaga siya oh. Oo nga no, ang galing. Huwag kayo iiyak. Next try naman natin sa hotdog. Galing oh, naprito nga talaga. Nagmantika. Yeah, pinahid na mantika dyan ha. Oh, mga 4 siguro. Fishball, iniwan ko lang saglit. Muntik maubos ang puta. Uy, putang ina mo. Putang, putang ina. Mainit pala yun. Papa! Next. Palengke fries. Boh. Ayos to ah. Okay ah. So ito na ang ating air fried na chicken ball, kikiam and ano to? Squid ball. Diba? Hot dog na kinagat ko na. Yung kabila yung sasaw-saw ko ah. Oy! Luna! Wait lang ah. Oh, sayo na to. Sayo na to. Okay, so ngayon napatunayan na natin na ito ang kayang gawin ng air fryer, di ba? Ano pa kaya? Ano pa ba ang kayang gawin nito? Tara. Ano lutuin natin ngayon ay eggplant lasagna. Wala yang karne pero masarap yan, promise. Sisimula tayo sa oil of your choice and of course, chicken oil, alam niyo na yan, pare. Habang di pa mainit ang mantika, ganyan ang bawang na chinap na maninipis. Bago siya tuluyan mag-brown, no? Lagay niyo na yung ano niyo, sibuyas. Medium dice lang. Lutuin niyo lang for mga siguro 1 minute tapos paglalagay niyo na yung mga susunod, celery. Sabay-sabay niyo na. Talong. Importante 'yan talong, 'yan ang magbibigay ng pinakakatawan sa sauce natin. Bell pepper. Tsaka carrots. Igigisa natin ang matindi itong mga gulay na to hanggang halos masunog na, no? So, kailangan nun, patis. Yung asin kasi dun sa patis, yun ang magdodraw out ng moisture mula dun sa mga gulay. So, mas mabilis siyang matutusta or matutuyo. Yan, no? Pwede na kayo maglagay ng tomato paste. Siguro about ano yan, mga 4 tablespoons siguro. Kasi yung tomato paste, gigisa nyo. Red wine. Palagay nyo yung red wine, kayurin nyo yung nasa baba. Mga narikit kasi yun yung masarap eh. So wag natuyo na yung red wine nyo, tubig. Yan. Kayurin nyo pa rin yung mga nasa ilalim. And pag kumulo siya, simmer nyo lang siya na siguro mga ano. Ko lang, mga 15 minutes, 10 minutes, hanggang halos madurog lang yung gulay and mag-form na siya ng parang sauce. Pag natutuyo, dagdag lang kayo ng tubig. Basta ang kailangan dito mangyari, halos madurog na yung gulay. After mga 15 minutes, no, medyo malambot na yung gulay natin, halos malapit na madurog, pwede na tayo maglagay ng mga herbs and spices natin. No? Meron tayo dito fennel seeds, dried na thyme, sana all my time din. Walis tingting o rosemary. Smoked paprika. Sana all smoked. Pamintang durog. Kapag nakuha nyo na yung consistency na gusto nyo sa sauce, para na siyang sauce, diba? Pwede siya intimplahan ng... Teka, sana ba yan? Patis, syempre konti lang. Optional. Pwede kayong mag-chicken powder. Kung gusto nyo lang naman, walang problema daw kung ayaw, no? And again, kung gusto nyo rin, brown sugar. Konti lang. That's it. Susunod na component ng ating lasagna ay bechamel. Medyo intimidating lang siya pakinggan, pero ang totoo, ano lang yun? Pinalapot na gatas. Yan. Susumula tayo sa butter. Sorry. Nilagay ko muna yung butter bago ko sindihan yun.
Pag tunaw na ang butter, pwede niya lagyan ng all-purpose flour. Roughly same amount. May naglalandi ang pusa. Pag medyo naluto na ng konti ang harina nyo, pwede niya lang lagyan ng gatas. Yan. Konti-konti lang. Abisado nyo na yan. Ang beso na nakikita yan. Basta lalagyan nyo na yan, lalagyan. Hanggang makuha nyo yung sagad na lapot niya. And bakuha nyo na rin yung consistency yung hinahanap nyo. Pag nakakuha nyo na yung lapot na hinahanap nyo, ayan, mas maganda, mas malapot ng konti, no? Pwede nyo nang timplahan ng asin and paminta. And that's it. Pwede na tayo mag-assemble. Tapos bechamel. Then hilaw na lasagna. Ayan. Kaya mag-alala, maluluto yan, promise. So ulitin nyo na ulitin hanggang mapuno nyo. Siyempre, lagyan nyo ng paborito nyong melting cheese. Bahala na kayo, gano'ng karami. Siyempre, kakainin ko to. Puta, nakabukas electric pan, maingay tuloy. Tapos bago nyo isa lang sa ating air fryer, ang ating lasagna, kailangan lang natin itong itent ng foil. Kasi, ang heating element ng ating air fryer nasa taas. Ngayon, kung bubuga lang ng bubuga yung pababa dito, masusunog agad yung keso natin. Kailangan ngayon nating ibato sa ibang direksyon yung init na magagaling sa taas. Diba? Pakapit nyo. Ayan, ganyan. Nakatent na ganyan, pero nga, hindi nakadikit sa keso. Tapos, sala na natin. Ang temperature nito ay siguro 180. Tapos, ang time, about 30 minutes siguro. So, after 20 minutes, tapos additional 3 minutes uncovered, ito na ang ating air fryer lasagna. Mukha siyang masarap. Diba? May isa lang akong problema. Hindi ko alam paano kukunin kasi sure ako mainit yan. Diyos ko, huwag ka naman sana tumapon. Okay. Alright. Looks good, no? Sino mag-aakala? Pwede kang gumawa ng lasagna sa air fryer, di ba? Tikman natin to. Di ba, mamaya na pa rin natin tikman. Sabay-sabay na. Tsaka kailangan lumamig para maiiwan na maayos eh. Proceda tayo sa susunod nating lulutuin. So medyo may daya ng konti yung niluto natin kanina, no? Kasi gumamit pa rin tayo ng kalan eh. Ngayon, subukan natin gumawa talaga ng isang legit na ulam, ha? Air fryer lang ang gagamitin natin. Testing natin to, ha? Okay, so ang lulutuin nating masarap na ulam gamit lang ang ating air fryer ay chicken caldereta, pare. So, ito ang ating chicken, pinaghalo siyang quarter leg and wings, di ba? Ang una natin gagawin dito ay titimplahan lang natin ng patis. Yan, okay. So, konting halo lang. Yun, yun. Ayaw hawakan eh, di ba? Ang una natin gagawin is, etong ating Cherry Digital Air Fryer ay merong steak function. Yung steak na yun, isasagad niya yung temperature para magkaroon ng sear yung ating karne. So, basically, ang gagawin natin is parang igigisa natin siya sa air fryer. Salang lang natin sa steak function for, siguro 5 minutes. After mga 8 minutes, ito na itsura ng ating quote-unquote ginisang manok. Para talaga siyang ginisa. May tusta yan, no? May maillard yan, no? Diba? Ang lupit. Okay. Mas from here, bubuin na natin siya na kaldereta. Teka lang. Kailangan tanggalin natin siya sa ano eh. Okay, dito natin bubuin ang ating kaldereta. Meron tayong tomato paste, syempre. Meron tayong gata powder. Pero kung wala kayo nito, pwede naman normal na gata. Patis, of course. Chili flakes or sariwan sili, bahala kayo. Optional lang to, pero pwede nyo rin lagyan ng gulay. Ano, carrots, potatoes, bell peppers sa pinagsama-sama. Nasa sa inyo na yan. Syempre, mawala ba ang liver spread? Aray, ang init. Liver spread, diba? Yan. Tapos konting tubig. Tapos haluin nyo lang siya as best as you can. Haluin nyo lang siya ng konti. Kailangan lang naman bumaba yung mga, ayan, yung mga buo-buo na ganyan. Umabot lang doon sa liquid sa baba. Hindi nyo siya kailangan haluin ng todo. May nakalimutan pala ako. Konting butter. Hindi pala konti, sorry. Ang tulad nung kanina, hanapin ang aluminum foil. Loose lang ha, loose lang. Tapos ibalik nyo na dito sa inyong cooking vessel, cooking chamber ng inyong air fryer. Tandahan. Tapos lulutuin natin to
200 degrees Celsius for 5 minutes para lang magsimulang kumulo yung ano mixture natin. Pagkatapos noon, ibababa natin yung temperature natin to 180 hanggang makuha natin yung syempre yung luto ng manok na gusto natin and yung consistency ng sarsa natin. After a total of siguro mga 30 minutes, no, eto na itsura niya. Yun. Diba? Ang ginawa ko, tinanggal ko yung cover niya, then niluto ko pa siya for another 5 minutes. Diba? Ano mag-aakala nun? Yeah. Sarap. Okay. Ako sobrang impressed na ako na kayang gumawa ng air fryer ng kaldereta. No? I mean, kung pwede kang gumawa ng kaldereta dito, pwede ka nang gumawa ng kahit anong disarse, eh, di ba? Pero tingin ko hindi pa ito ang sagad na potential ng air fryer. Eh. Paano, alimbawa, may jowa ka, pogi ka, yeah. Tapos gusto mo siyang paglutuan para sa Valentine's, di ba? Eh medyo delikado pa maglalabas, di ba? Alam mo na. COVID-COVID pa, di ba? So gusto mo kayong mag-date. Kaso, meron ka lang for some reason ay air fryer. Kaya mo kayang gumawa ng, you know, full course na pagkain gamit ang air fryer kasama dessert. Testing natin. Nakapagluto tayo ng lasagna sa air fryer. Nakapagkaldereta tayo sa air fryer. Complicated na bagay, pero ang tanong talaga dyan, pwede ka bang magsaing sa air fryer? Malalaman natin yan, no? Meron tayo ditong bigas na bagong hugas. Siyempre, pag bagong hugas talaga, masarap. Tapos lalagyan natin ng luya. Yung maninipis lang na luya. Tapos, isang pirasong kamatis, nabibiyakan lang natin sa ilalim ng konti. Ayan. Sibabaw natin dyan. Konting asin, konti lang. Konting chicken oil, konti lang din. Yan. Mainit na tubig. Yan, okay. Konti pa siguro. Kapisado nyo na yan. Aluminum foil. Huwag masyado mahigpit. Naka-tent lang na ganyan. Tapos sasalan na natin sa air fryer. Since mainit na tubig yung nilagay natin, pwede siguro tayo magsimula at 180 for 10 minutes. Tapos check natin. Dagdag tayo ng tubig pagkailangan. Dagdag tayo ng oras pagkailangan. The next morning. Okay, so umaga na, no? Ngayon ko na lang tinuloy kasi masyado tayo magiging late and medyo nag-aayos ng tulog si Nino, diba? Ang iniwan natin tanong kagabi is, pwede ba talagang magsaing sa air fryer? Ang sagot, technically, oo. Ayan, no? Naluto siya, eh. Pero the thing is, hindi siya pantay. Alam mo yun, dito sa gilid, kung saan medyo nakakapasok yung hangin, kasi dito yung access ng hangin, kasi diba yung foil. Medyo, hindi siya hilaw, pero nagtotong. Mas banda dito sa ilang areas dito, merong mahilaw-hilaw. So, puta. Pwede mo sigurong ayusin pa yung technique, no, para maluto mo siya na maayos. Pero tingin ko, wag na lang natin piliti magsaing sa air fryer, no? Harap tayo ng panibagong starch na pwede natin gamitin. Dahil nga hindi pala tayo pwede magsaing, no, sa air fryer. I mean, pwede naman, pero kailangan pa ng practice. Harap na lang tayo ng ibang starch. Pero tayo ditong patatas, pare. Kailangan natin gawin. Eh, siwain natin siya, pero hindi sagad. Alam mo yun? Teka, pakita ko. Claw grip. Tapos siwain nyo lang, pero huwag nyo isasagad. Medyo patuloy yung dulo, pero okay pa rin naman yun. So again, aluminum foil. Yan. Halagyan nyo na yung chicken oil. Make sure na yung chicken oil papasok doon sa mga hiniwa nyo. Tapos bulat-latin nyo uli. Tapos asin. Yan. Tapos cover nyo lang para lang hindi magtuloy-tuloy yung chicken oil natin. Salang natin, siguro 180 for check natin after 30 minutes. Okay, so after mga 30 minutes, nice. Yan ang ating patatas. Tinanggal ko yung cover niya, tapos niluto ko siya for another 10 minutes. Yan, para medyo lumutong lang ng konti, diba? Tsaka magkakulay. Yan. Pwede nyo actually yan, lagyan nyo ng keso, tapos salang nyo uli sa air fryer, no? Para yun nga, magkaroon ng keso yan sa loob, matunawan, pumasok yan sa mga singit-singit na yan. Pero optional na lang yun. Pag-iisipan ko ba kung gagawin ko, eh. Baka maging masyadong overkill, eh. Kasi yung katambal na protina nito, meron din cheese sa loob. Pakita ko na sa inyo, saglit lang. Ang susunod na lulutuin natin para sa ating full course meal ay ito. Dalawang pork chop na napakakapal. Yan. Na binutasan ko sa gitna, tapos binrine ko siya for, ano ba, isa't kalahating oras, mga ganun. Yung brine na ginamit ko is tulad ng brine na ginamit ko dun sa chicken episode natin. 50 grams ng asin, 50 grams ng asukal, tsaka 1 liter ng tubig. Tinunaw ko lang, pinalamig, tapos nilagay ko to doon. Tatabi lang natin to kasi gagawa tayo ng palaman nito, di ba? Sayang yung kapal niya, eh. Tsaka hiniwaan natin. Ilalagay natin ng palaman yan.
Meron tayo ditong bawang. Meron tayo ditong spring onions. Pagsamahin na natin parehas. Meron tayo ditong cream cheese. Yan. Lagyan din pala natin ng paminta. Basta haluin lang natin to. Mas importante pala, no? Mas importante. Mas maganda pala kung hindi masyadong malamig yung cream cheese nyo para mahalo nyo na maayos. Ito kasi medyo malamig eh. Yan, pag nahalo nyo na, tingnan nyo kung kailangan nyo i-season kasi may alat ang cream cheese eh. Para sa akin hindi na, pero kayo kung gusto nyo, wala namang problema doon. Kahit ano actually, pwede nyo ilagay dyan eh. Nasa inyo na yan. Ayun, na tayo manggagawin kundi papalaman na lang natin dito sa loob. Sa ilagay nyo yung cream sa loob. Sobrang dami, sakto lang yan ganyan. Okay lang naman niya kung medyo apaw, mas maganda. Huwag didikit dun sa baboy kasi baka makontaminate itong ano nyo, itong cream cheese. Sayang yan, marami pang pwede paggamitan yan eh. Diba? Ngayon, season natin with salt and pepper ang labas. Sisalang na natin sa ating air fryer. No? For sure yan, tatapon niyang cream cheese na yan sa loob. Pero okay lang yan. So, okay lang yan, kasama yan. So gamitin natin ang ating steak function. And lutuin natin to for siguro, let's start at 10 minutes. Ito nakasala ang ating pork sa dito sa ating air fryer. Gawa tayo ng mabilis na parang side dish niya, no? Parang pinaka sauce niya. Gawa tayo ng pineapple salsa. Yes, considered na sauce ang salsa kasi salsa translates as sauce sa wikang Espanyol, no? So simulan natin 'to. Ang kailangan lang natin dito yung pinaka pineapple. Itong sarsa nito, ewan ko, pwede nyo naman siguro inumin. Asukal. Tangina, bawal yun ah. Ayan natin dyan. Next na kailangan ay sibuyas. Pinuhin lang din natin. Next is bawang. Dahil may nakachap na tayo dito, kulang tayo konti. Konting-konti lang. Ayan, mga ganyan lang. Actually, marami pa nga yan. Konti lang, ganyan lang. Nag-alarm na ang ating air fryer, no? Check muna natin after 10 minutes na ito nakalipas eh. Okay, so ito ang salsa natin. May kulang pa dyan, wait lang. Tinatirang spring onions na, ewan ko, ilang linggo na sa rep. Tapos titimplahan na lang siya ng salt, pepper. Kung gusto nyo lagyan ng konting anghang, okay naman yun. Meron kami labuyo flakes dito, putang dami. Tapos lagyan lang natin ng konting olive oil. Pwede ka actually magpiga pa ng lemon dito or calamansi or lime. Nasa sayo na yon. Pero ako, tikman muna natin. Akin okay na to. Hindi ko na to kailangan lagyan ng kahit ano. Pero if ever maglalagay ka ng lemon or lime, okay lang din yon. Tapos pwede mo rin ilagay yung zest. Masarap na masarap yon. So after mga 20 minutes, no? Ito na siya. Grabe, oh. Talagang nagbigay siya ng ano, ng zero. Ang ganda ng pagkakatusa sa taas, oh. Pati yung... init. Lupit talaga nitong Cherry Digital Air Fryer na to. Ibang klase. So set aside muna natin to kasi kailangan naman natin siya i-rest. Tapos ngayon, ipe-prepare na natin ang ating vegetable accompaniment nito, which is napakadali lang din. Saglit lang. Gagawa tayo ng glazed carrots, pare. Meron tayo ditong carrots at imamandolin natin. Ngayon, kung wala kayong mandolin, pwede naman kayong gumamit ng kutsilyo. Pero natamad ako eh. Titimplahan lang natin na simple, no? Konting salt, konting pepper, konting paprika, at medyo marami-raming brown sugar ng konti. So, lalagay natin sa foil. Latag yun ng konti, kaya kailangan maraming exposed na parts ng carrots. Yan. Tsaka yung asukal, kailangan kasi matusta yan. Sasalang natin to sa grill function uli ng ating Cherry Digital Air Fryer for siguro start tayo 5 minuto. Habang niluluto natin ang ating carrots, so para lang makatipid tayo ng konting oras, pwede nating simulan ang dessert natin. Gawa tayo ng mabilis lang na chocolate cheesecake. Manap kayo ng lalagyan, nakakasya sa air fryer nyo. In my case, improvise na naman. Yan, meron ako dito ring mold, tapos aluminum foil lang sa ilalim. Kung hindi ka confident sa tibay ng aluminum foil mo, pwede mong gawing dalawang layers. Sa isang maliit na bowl, maglagay tayo ng konti lang na durog na grahams. Tansya-tansya lang, wala na sukat-sukat. So, maglagay kayo ng melted butter. Tansya-tansya na lang rin. Maglagay kayo ng asukal. Tansya-tansya na lang rin. Saluin nyo. Kailangan mabasa yung grahams. Ngayon, pag kulang sa basa, hindi dagdagan natin ng butter. Pag okay sa inyo yung lasa, okay. Ngayon natin dyan,
Gamit ang ating mahiwagang kamay, form tayo ng crust. Unahin nyo muna laging gilid. Sorry, I mean yung kanto. Kung saan nagmi-meet yung etong sides sa kay ilalim. Ang carrots natin ay medyo nasobrahan ng konti. Konti lang naman. Pero goods to. Okay sa akin to. Kasi mas malapit sa sunog. Medyo may lutong pa nga siya ng konti, di ba? It's nice. Diba? Goods na to. Tabi na natin. Tapos balik tayo sa dessert. Sa isang malinis na bowl, maglalagay ulit tayo ng cream cheese. Tapos lagyan natin ng cocoa powder. Siguro about, di ko alam eh. Gago, di pala cocoa powder. Yung kape pala yun. Gago. Ang cocoa beans pala yun. Gago. Ito pala yung cocoa powder ang puta. Hayop. Buti na lang kalahati lang ginamit natin sa cream cheese. Siguro mga ganyan. Good sign. Brown sugar. Tapos, one egg yolk. Saluin lang natin to. Medyo mahirap lang kasi malamig pa yung cream cheese natin. Pero, makukuha sa tiyaga yan. Tapos pag medyo na durog dyan ng konti yung cream cheese, pwede mo ngayon lagyan ng all-purpose cream. Konti lang, may hinahanap ka lang na ano dyan, consistency. Tapos tikman nyo, kasi kung ano yung magiging lasa nyan, yan na halos yung magiging lasa ng cheesecake nyo. Wala na halos mababago dyan, mabubuo na lang yan. No? Ngayon, kung ayaw nyo may buo-buo ng cream cheese, pwede nyo pang haluin, pero ako, good sa akin yan. Tapos lutuin natin siguro 180. Check natin after 15 minutes. Para check nyo yung layers niya, no? Nakakagigil. Pwede nyo actually ito initin dun mismo sa air fryer, no? Bago nyo kainin. Kung may natira ka pang cheese, no? Pwede mo actually lagyan ng cheese yan. Tapos halang muli sa air fryer para matunaw and teka, meron pa ata ako. Okay, lagay-lagay na lang. Chicken caldereta a la Cherry Digital Air Fryer. Ito yung ating potato. Eh, dahil natuwa ako sa resulta na nangyari sa caldereta, gawin na rin natin dito. Tagilid nyo na lang konti para lang kita yung mga hiwa. Mas maganda lang sa plating ng konti. Ating gulay na ang pangit. Yung salsa na lang muna dito. At saka natin ilalagay yan sa gitna. Uy! Oh, yan, di ba? Medyo mas naging okay ng konti. Konti lang. Gew. Tuin mo pa sarili mo. Tapos bring the dish together with a little garnish. Yan. Spring onions lang. Pagsak talaga ako sa plating. Ang ating dessert. Chigli in the middle, pare. And buo siya. Kailangan itong palamigin ng konti para matanggal ng boso. Tara, tikman na natin. Tingnan natin kung kaya natin tanggalin na kahit hindi pa malamig. Okay. Pag ito nag-collapse, just know na pag ito pinalamig nyo, hindi siya mag-collapse. Wow, okay. Hindi siya nag-collapse. So, ang lupet. Okay. So, ito na ang mga naluto natin dito sa ating Cherry Digital Air Fryer, no? Mainit-init pa pala siya. Diba? Kung makikita nyo, hindi lang tayo limited sa pagpiprito, diba? Nakapag-bake tayo, nakapag-roast tayo, kutsa, nakapag-braise pa nga tayo, eh, diba? Ayan, no? Bracing yan, caldereta, diba? Tikman natin yan. Tumuna tayo sa ating meatless lasagna, diba? Eggplant lasagna. Masarap siya. No? Pwede mo itong gawin sa normal na oven, di ba? Pero ang point dito is, luto ba yung pasta and nabuo ba yung lasagna natin? As you can tell, yes, buo ang lasagna natin and ang pasta natin, luto rin hanggang loob, di ba? Next natin, eto, nakapag-braise tayo sa ating air fryer, pare. Kaya chicken ang ginamit ko para mas mabilis maluto. While yes, oo, pwede natin gawin to sa beef. Masyadong matatagalan. Baka masyadong, alam mo yun, masyadong matagal nakasak sa air fryer mo and I don't think meant siya for, you know, long term usage. Kasi pagka baka sinalan mo dyan, baka apat na oras nakasalang yun, malusaw na lang yung air fryer mo, di ba? And of course, no, our Valentine's meal, pare, date night meal, na lahat gawa sa air fryer, pare. Yung ability ng air fryer na mag-provide ng ganyang klaseng tusta, ng ganyang klaseng maillard, di ba?
Considering na yung pork natin ay medyo makapal, no? Ang bilis niya rin naluto. And ang ganda rin pagkakaluto, pantay eh, di ba? Pero okay to. Pwede mo nga rin i-apply yung technique to sa manok eh. 10-minute air fryer chocolate cheesecake. Sobrang basic, walang sukat-sukat, pare. Okay. Medyo malambot pa nga siya, no? Pero yan, no? Pag ito napalamig, kita ba? Pag yan napalamig, mabubuo yan. Pero tikman natin. As a cheesecake, okay siya. Walang problema. Pero yun nga, para sa akin kasi, ang sarap kasi ng cheesecake is maglilinin ka ng konti dun sa natural na asim ng cheesecake, no? Sorry, ng cream cheese, di ba? Dito kasi, hindi tayo naglilinin dun. Talagang mas nag-ano tayo dun sa sweet side kasi nga chocolate siya. Usually kasi, pag nag-cheesecake ka, nangyari fruit topping, di ba? Meron niyan lemon juice and lemon zest dun sa loob mismo ng butter. Eh. Dito, wala. Okay din naman siya. Pero yun nga, yung structure, okay siya. Pwede mo itong gamitin kahit ano. Pwede mo gawin blueberry. Wala naman problema. No? Or just plain cheesecake. Tapos lagyan nyo na kung ano man toppings, di ba? Cheesecake sa air fryer, pare. Sino ba yung gagawa nun, di ba? So, ilan lang yan sa mga pwede mo pang kakaibang gawin sa air fryer, no? Basta meron kang magandang quality na air fryer na kaya mag-provide ng consistent temperatures dun sa cooking chamber. Pwede talaga tong Cherry Digital Air Fryer natin, di ba? So, nare-recommend ko ba na bumili ang lahat ng Cherry Digital Air Fryer? Oo naman, di ba? Kasi nasolve nito yung kaisa-isang problema ng turbo broiler and that is the consistency of temperature doon sa cooking chamber, no? While oo, mas maliit ang cooking chamber niya, di ba? Nakaambag naman ito sa pagiging mas consistent niya, di ba? So, para sa akin, may lugar ang air fryer sa bahay ng bawat Pilipino. Yun, bili kayo!